Magandang araw, mga bata. Handa na ba kayo para sa ating aralin? Halina, samahan si Teacher Peter at ating pag-aralan ang tungkol sa pagdaragdag o addition na walang regrouping. Pero bago yon, magkaroon muna tayo ng isang maikling pagsasanay. Handa na ba kayo, mga bata? Mahusay! Simulan natin! Kung ang bilang na apat ay ating dadagdagan ng dalawa, ano ang ating magiging sagot? Ang sagot ay magiging 6. Tama. Sumunod tayo. Kung ang bilang naman na 3 ay ating dadagdagan ng 5, ano ang ating magiging sagot? Ang ating magiging sagot ay 8. Sumunod tayo. Kung ang bilang na 3 ay ating dadagdagan ng 1, ano ang ating magiging sagot? Ganito rin ba ang inyong mga sagot? Mahusay, mga bata. At panghuli, kung ang bilang na 6 ay ating dadagdagan ng 3, ano ang ating magiging sagot? Ang ating magiging sagot ay 9. Magaling, mga bata. Ang kasanayang ito ay ating gagamitin para sa ating aralin tungkol sa pagdaragdag o addition. Teacher Peter, ano nga ba ang addition? Mga bata, ang addition o pagdaragdag ay isang paraan kung saan pinagsasama natin ang mga bilang upang makuha ang kabuuan o ang sum. Halimbawa, kung ang 24 o 24 ay dadagdagan ng 35 o 35, ano kaya ang magiging sagot? Ipakikita ko sa inyo. Una ay atin munang pagtapat-tapatin o ihanay ang mga digits ng 24 at 35 sa tama nitong place value na ones at tens. Sa bilang na 24, atin munang ilagay ang digit na 4 sa ones place. At ang digit na 2 ay ilagay natin sa tens place. Sumunod, sa bilang na 35, ang digit na 5 ay ilagay natin sa ones place. At ang digit na 3 ay ilagay naman natin sa tens place. Ang 24 at ang 35 ay tinatawag nating mga addends. Ang addends ay ang mga bilang na ating pinagsasama upang makuha natin ang kabuuan o ang sum na ating magiging sagot mamaya. Ngayon, simulan na natin ang proseso ng pagdaragdag o addition. Una ay i-add muna natin o i-plus ang mga digits na nasa ones place. 4 plus 5.
Ang tamang sagot ay 9. Pagkatapos nating i-add ang mga digits na nasa 1's place, sumunod naman ang mga digits na nasa 10's place. 2 plus 3. Ang sagot ay 5. Kaya naman, ang 24, kapag dinagdagan ng 35, ang magiging sagot ay 59. At ang 59 ang tinatawag nating sum o total na sagot sa proseso ng addition. Naunawaan ba ninyo mga bata? Isa pang halimbawa mga bata. Kung ang 546 o 546 at 52 o 52 ay ating pagsasamahin, ano kaya ang ating magiging sum? Tingnan natin. Gawin lang natin ang ating ginawa sa unang halimbawa. Una, ihanay o pagtapat-tapatin natin ang mga digits ng 546 at 52 sa tama nitong mga place value na ones, tens, at hundreds. Sa bilang na 546, ilagay natin ang digit na 6 sa 1's place, ang 4 sa 10's place, at ang 5 sa 100's place. Gayon din, ang mga digits ng bilang na 52. Ihanay natin ang digit na 2 sa 1's place at ang digit na 5 sa 10's place. At dahil walang 100's place ang 52, wala tayong ilalagay dito dahil 2 digits lamang ang 52 mga bata. Ngayon ay simulan na muli natin ang proseso ng pagdaragdag o ng addition. 6 plus 2. Ang sagot ay 8. 4 plus 5. Ang sagot ay 9. At dahil walang kasamang digit sa hundreds place ang 5, i-bring down natin ito o kokopyahin lang natin. Kaya naman, ang 546 kapag dinagdagan ng 52, ang magiging sagot ay 598 o 598. Alam nyo na ba mga bata kung paano ang proseso ng pagdaragdag o ng addition? Mahusay! Mga bata, natatandaan ba ninyo ang mga hakbang na ating isinagawa sa proseso ng addition? Paano nga ba natin isinasagawa ang addition na walang regrouping? Una, ihanay o pagtapat-tapatin natin ang mga digits ng addends ayon sa place value nito. At ang ikalawang hakbang ay unang i-add ang mga nasa 1's place. Sumunod ang mga digits na nasa 10's place, 100's place, at 1,000's place. Ngayon mga bata ay subukin nga natin ang inyong mga nalaman sa ating isinagawang aralin. Kumuha kayo ng isang malinis na papel at ng inyong panulat para sa inyong pagsagot. Sa pagsasanay na ito ay ihahanay lamang ninyo ang mga addends na aking ipapakita. Pagkatapos ay i-add ninyo ang mga ito. Simulan natin ang pagsasanay. Para sa unang bilang, ihanay ninyo ang mga addends na ito ng patayo at i-add ninyo pagkatapos. Ganito rin ba ang inyong pagkakahanay mga bata? Ngayon ay i-add nga ninyo ang mga ito. Mayroon lamang kayong 5 segundo.
Ngayon ay i-add natin ito mga bata. So once please, ang ating sagot ay 7. Sa tens please, 8. Sa hundreds please, 5. At dahil walang kasama ang ating thousands please, kokopyahin lamang natin ang 2. Kaya naman, ang sagot ay 2,587. Ganito rin ba ang sagot ninyo mga bata? Mahusay! Sumunod tayo. Ihanay ninyo ang mga addends na ito. Ganito rin ba ang inyong pagkakahanay? Ngayon ay i-add ninyo ang mga bilang na ito. Mayroon lamang kayong 5 segundo. Ngayon ay sagutin natin mga bata. 3 plus 1 plus 4. Ang sagot ay 8. Sa tens place naman, 6 plus 2 plus 1. Ang sagot ay 9. At dahil walang kasama ang digit na 5 sa hundreds place, ibababa lamang natin ito o i-bring down. Kaya naman, ang sagot para sa mga bilang na ito kapag sila'y pinagsama-sama ay 598. Sumunod tayo. Muli, pagtapat-tapatin nga ninyo ang mga addends na ito. Ganito rin ba ang inyong pagkakahay? Ngayon, i-add natin ang mga bilang na ito. Mayroon naman kayong 5 segundo. Sagutin natin mga bata. 0 plus 6 plus 0, ang sagot ay 6. Sumunod tayo sa tens place. 0 plus 0 plus 4, ang sagot ay 4. Sumunod tayo sa hundreds place. 2 plus 0 plus 2 equals 4. Para sa thousands place, 8 plus 1 equals 9. Kapag pinagsama-sama ang mga addends na ito, ang ating magiging sagot ay 9,446. Ngayon mga bata ay magkaroon tayo ng isang laro. At tatawagin natin ito Math Chalino. Sa larong ito mga bata ay ia-add lamang natin ang mga sumusunod na addends. Pagkatapos ay hahanapin natin sa itaas ang mga sum o kabuuan ng mga ito. Maaari kayong kumuha ng inyong malinis na papel at panula para sa inyong pagsagot. Handa na ba kayo mga bata? Simulan natin. Una, 484 plus 115. Meron lamang kayong 15 segundo sa pagsagot. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon naman ay ang sumunod. 752 plus 235. Mayroon lamang kayong 15 segundo.
Tapos na ba kayo, mga bata? Dumako naman tayo sa ikatlo. 304 plus 63. Meron lamang kayong 15 segundo. Tapos na ba kayo, mga bata? Sumunod tayo. 3,507 plus 1,211. Meron lamang kayong 15 segundo. Tapos na ba kayo, mga bata? At ngayon, dumako na tayo sa panglima. 2,464 plus 5,234. Mayroon lamang kayo 15 segundo. Tapos na ba kayo, mga bata? Ngayon ay hanapin na natin ang inyong mga sum. Para sa unang bilang, 484 plus 115. Ito rin ba ang inyong sagot, mga bata? Mahusay! Tama kayo, mga bata. Sumunod tayo. 752 plus 235. Ito rin ba ang inyong mga sagot, mga bata? Magaling! Sa ikatlong bilang, 304 plus 63. Ito rin ba ang inyong sum? Mahusay, mga bata. Para sa ikaapat na bilang, 3,507 plus 1,211. Ito rin ba ang inyong mga sagot? Magaling, mga bata. Para sa ikalimang bilang, 2,464 plus 5,234. Ito rin ba ang inyong sum, mga bata? Magaling, mga bata. Ibig sabihin ay naunawaan ninyo ang addition na walang regrouping. Umaasa si Teacher Peter na inyong natutunan at magagamit ang kasanayang ito sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Muli, ako si Teacher Peter at huwag ninyong kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, paalam mga bata!